Juan Ponce Enrile turns 100 years old. So, ang tanong, aabot din ba kaya ako sa 100 years old? So, makikita nyo dito, sa birthday kasi ng dating senador, ipinanganak siya noong February 14, 1924. So, makalipas ang 100 years today, February 14, 2024, officially na isa na rin siya sa Centenarian Club. So, ang tanong dito ulit, meron bang benefits kapag magiging centenarian ka? Kung ibibase nyo kasi sa Republic Act 10868 or an act honoring and granting additional benefits and privileges to Filipino centenarians and for other purposes known as the Centenarians Act of 2016, meron akong nakitang dalawa. So, yung isa dito is cash incentive na marireceive ni Juan Ponce Enrile na yun yung 100,000 pesos na tax-free. O, diba? Kapag centenarian ka, makaka-receive ka ng 100,000 pesos. So, hindi mo na kailangan mangamba na magbayad pa sa BIR. And then, yung pangalawa dito is lack of recognition. Siyempre, iilan lang ang mga umaabot ng 100 years old. So, definitely, magkakaroon ka ng plaque of recognition. And, syempre, Lifetime Achievement Award mo yun kasi umabot ka sa 100 years old and iilan lang ulit kayo na umabot sa ganong age. Ano nga ba ang secret ni Juan Ponce Enrile? Bakit umabot siya sa 100 years old? So, bago ang lahat, we would like to greet him happy 100th birthday. Happy centenarian birthday, lalong-lalo na Valentine's Day. So, double celebration to para sa kanya. Ang narinig ko na pinakauna sa kanya is yung pag-inom ng warm water. Hindi cold, hindi naman siguro super hot, no? Warm water. And yes, ganun din ako sa umaga, umiinom ako ng warm water. Kapag cold kasi, syempre, di ba, hindi masyadong comfortable sa throat mo, no? Kaya, yes, yung warm water, yung isang secret niya. Number two is having a happy life. So, makikita nyo naman, full support talaga yung family niya sa kanya. Yun yung isang factor, no? Kapag meron kang loving and supportive family, nakakadagdag talaga siya ng positivity, nakakabawas siya ng negativity or toxicity within the family kasi nga kapag ang lagi mong kasama ay very positive yung outlook in life na lagi mong nakikita sa loob ng bahay, definitely makakaapekto ito emotionally, physically, and mentally. Tapos siguro yung sa dami ng kanyang pera, no? Meron siyang mga team of healthcare consultants o kaya mga nag-a-assist sa kanya para to make sure na to prevent further deterioration ng kanyang health. So, isa din yung factor na meron siyang mga na-hire na caregivers na nag-aalalay sa kanya sa kanyang pag-uwi or sa pagpunta niya sa work, mga ganon. And syempre, no, yung position niya as a former senator, isa din yun sa mga factor in which respetado siya, nag-serve siya sa government, and marami siyang nare-receive na benefits. So, ang daming factors to consider, no? Kaya siya umabot ng ganong age. So, nasa yung kapag sa Maslow's hierarchy of needs, parang yung sa self-actualization niya is talagang, alam mo yun, marami siyang na-accomplish, he is very thankful, yung mga ganon. So, nagre-reflect na lang siya sa mga nagawa niya nung malakas pa siya. Pero, syempre, malakas pa rin naman siya, pero nung prime days niya. Ang tanong, kung aabot ba ako sa 100 years, katulad ni Juan Ponce Enrile? Siguro ang sagot ko dyan, hindi. I don't think so talaga. Kasi pagdating sa health, legwak na talaga ako. Legwak na ako kasi kung i-consider mo yung respiratory health, meron na akong mga kineme dyan, mga ineme-eme na respiratory issues. So, may mga allergy, mga ganyan, lalo na sa malamig. Pagdating naman sa heart, cardiovascular system ko, may mga issues na rin, especially sa BP. Ayan, medyo nag-fluctuate na yung BP ko, kaya kinokontrol ko na ngayon. And then, pati na rin yung lipids, yung cholesterol, tsaka triglycerides, kinokontrol ko na rin kasi medyo mataas siya.
Tapos, buti na lang, hindi mataas yung blood sugar ko. So, talagang minomonitor ko yung health ko regularly. May regular check-up ako. So, kahit na may mga issues ako sa health ko, I make sure na hindi siya mag-worsen. So, nakakatulong talaga yung pagpapa-check-up regularly. And kapag may nararamdaman talaga ako na iba, na medyo hindi na okay, pinapa-check up ko talaga to ensure na mako-correct ko kung ano man yung imbalance that needs emergency, mga ganyan. So, yun na muna ang ginagawa ko, and I make sure na I am living in a healthy lifestyle. So, nag-exercise ako. Para sa ganon, kahit na hindi ko ma-reach yung 100 years old, at least tinatry ko yung best ko to prolong my life. Kasi may mga kabatch na rin ako na, alam mo yun, nalalagas na yung ganon. Nakakalungkot nga lang ka, or yung mga friends mo na nalalagas. So, I am still very thankful na naabot ko at this age. Kasi hindi lahat ng tao naaabot yung age na yung age ko ngayon. O, diba? Anyway, I would like to greet all of you na Happy Valentine's Day. Sana may kadate kayo ngayon, single man or wala. Pero ako, hindi ako lalabas ngayong Valentine's Day. Siguro, dinner lang dito sa bahay and then tulog na. Ayan. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa video na to, especially about sa pagpapahalaga ng health para naman at least to prolong our life. Kahit na hindi natin ma-reach yung 100 years old na inabot ni Juan Ponce Enrile. And he really serves as an inspiration for us for attempting to prolong our life. And syempre, para to have an idea how to maintain a healthy lifestyle. Okay, so that's it guys. Thank you for listening and watching. Once again, this is Anthony. Kung nagustuhan nyo itong video ko, mag-subscribe lang kayo or follow me, lalo na sa Instagram account ko, sa YouTube, Facebook, TikTok. So, once again, thank you and Happy Valentine's Day!